ano, may music. Sa isang cellphone, may music. Okay ba? O, sama ko titingin dito ba? Ayan yung camera yun. Anong oras na? Anong oras? 10 to 3. Kasi kanina, mga 11. Kumain ako kanina, 11. Pagkatapos, natulog ako. Natulog ako, pagkakain ko, natulog ako. Merienda lang yung mga sandwich lang. Peanut butter sandwich. And then, natulog ako. Nagising ako na naalala ko, parang may naririnig na akong basurero. Nais yung mga basura ko doon, nire-ready ko. Pero parang wala eh, hindi ko nga maintindihan. Parang nawala ngayon. 10 to 3, no? Ngayon parang ako kakain. Dahil wala akong, hindi ko na gusto kumain ng kanin, niluto ko na lang ang lomi. Lomi na. Tingnan nga ninyo kung eto. O, oh, yan o. Oh. Lomi yan na may itlog, tapos may mangga, and may grapes, and may saging. Yan lang ang kakainin ko, no? Tapos, kakaloka yung kakainin ko, no? Kasi nagsasawa na ako sa mga rice. Kung ano yung kinakain ko. Tapos itong lomi na to, nilagyan ko yan ng talbos ng kamote, and di pinatay ko na yung ano, yung gas stove, saka ko nilagay yung malunggay. Kasi sabi nila, nakakamatay daw ng vitamin C, nakakamatay ng vitamin C ang mainit. Baka namatay din ng vitamin C nito. Pero hindi ko naman siya niluto na ano. Nilagay ko lang siya after, ano, turning off the kalan. Para akong sinisip ko na. Ngayon kakain ako. Yung mga basurero nga parang wala eh. Ngayon, habang nanunod ako ng TV, pangalawang mood ko nito eh. Ruler of the Mask. Kakain ako. Ay! Swerte. Naalala ko na. Nanalo yung mga binoto kong president. Teka mo lang, para akong isipon. Nanalo yung binoto kong president, vice president, mayor, and vice mayor dito sa lugar namin. Pero yung sa mga senator, may mga nanalo din, pero hindi lahat. Hindi naman, si Robin yun, hindi ko nga binoto yun. Pero nanalo siya. Wala tayong magagawa, nanalo siya. Si Robin, hindi ko binoto. Yung mga Jingo, hindi ko binoto. Yung mga Estrada, hindi ko binoto. Pero nanalo sila, wala tayong magagawa. Yan ang choice ng bawat Pilipino. Wala tayong magagawa. We need to accept them. Ngayon, andyan na eh. Wala na tayong magagawa. Saka sa isip ko, ang kasalanan ng magulang, hindi kasalanan ng anak. Tatandaanin niyo yan. At kung sino man ang binoto ng mga Pilipino, wala na tayong magagawa yan. Parang katawan niya ng tao eh. Sa katawan, kailangan maayos lahat. May isang bahagi sa katawan na magkaroon ng problema, mamumblema ang buong katawan. Parang Pilipino, yan ang pinili na natin na maging presidente, vice president. Tulungan na lang natin. Hindi naman sa mga president at vice president ng problema. Ang problema, sa bawat parte ng gobyerno, sa bawat department. Sa totoo lang, sa bawat departamento. Dapat kasi, lahat ng tao may konsensya na pag-igihan yung ginagawa, wag mag, ano, wag mag, magnakaw ba, basta, hindi ko na alam kung ano, wag ano yung manlalamang sa kapwa. Dapat totoo. Kaya lang, maraming magagalit sa akin kapag inayos ko yung gusto ko mangyari kapag inayos ko. Maraming magagalit sa akin. Yung pag-iinom. Sa mga
po yung nagiinom ka kasi nasisira po yung takbo ng utak mo. Meron nga akong kamag-anak nagiinom. Ito po to. Ano ah, engineer, kamag-anak ko. Alam po ba ninyo na kapag siya'y nakakainom, para siyang baling? Pero nakatapos ng engineering yun, tapos nakapag-abroad dahil hindi niya uminom. Pero pag umiinom daw, parang baling. Nakita ko yun, parang baling. Terrible. Tapos, ano pang sasabihin ko sa inyo? Gawin na lang po natin tama ang dapat nating gawin. Yung ang pagsasabong, masama din yun eh. Kasi parang naa-addict kayo, parang tuntua ka. Asensya na sa sabongero ha. Parang tuwa ka, nananalo ka. Tapos pag matalo ka, kawawa ka naman. Kaya tayo. Asensya na po kayo ha. Doon lang video ko. Basta nanalo yung presidente, vice president. Kasasabi ko, kailangan talaga magkasama yung president at vice president. Dahil para hindi magkagulo. Tapos yung mga natalong mga presidente, natalong vice president. Siyempre, parang masama pa rin ang loob nila. Kaya lang, dapat magtulungan na lang ang bawat Pilipino para maging maayos ang buhay ng mga mamamayan. Yun lang. Anyway, yung mga lumaban na president, na vice president, mayayaman naman yan eh. Wala nang problema yan sa kaperahan. Magtulungan na lang po tayo para maging maganda ang buhay ng mga mamamayan. Yun lang po ang dapat nating gawin. Wala na pong iba. Kung pwede ko lang tanggalin yung ano eh, yung mga walang iya. Tanggal. Kung pwede ko lang alisin yung mga yung manginginom, tatanggalin ko. Kung pwede ko lang alisin yung magnanakaw, tatanggalin ko sila lahat. Kaya lang, hindi ko magagawa yun. Dapat, lahat ng tao maging maayos. Ano-ano na lang sinasabi ko, o sayaw na lang muna kayo. Nagbaba ko kwento ko. Nanunood ako, ang ganda ng pinapanood ko. Ay! Ito nga pala. Araw-araw nag-aano ko ng height. Tumatangkad ako, sabi ko nga, naku, pagtanda ako, mababa na yung height ko. Kasi pag tumatanda ka, nakikita ko, nakukuba yung ano, pero ni, nakikita ko dun sa sinusukatan ko. Tumangkad ako ng half inch. Sana totoo. Okay? Ay! Yung inaano ni Sara Duterte na 18 years old na babae. Hindi ko alam kung babae o lalaki. Maganda yon. Para lahat ng mga tao malakas. 18 years old and above. Hindi magkakaroon kayo ng trabaho. At least, yung mga tatamad-tamad. Lalakas ang katawan. Maganda po yun na lahat ng tao eh. Nagte-training ng ganon. Maganda po yun. Approve ako doon. Ay! Si, ano nga pala? Sino yun? Si Binoy? Hindi ko binoto yun eh. Pero siya number one. Binoto ko si Panelo. Parang di umabot. Yung Estrada, hindi ko binoto yun eh. Si Villar, binoto ko yan. Villar, si Rocky nga eh. Parang hindi umabot. Binoto ko yan. Lahat nung ginano ni Duterte, binoto ko. Gusto ko kasi si, ano yun, si President. Si President Duterte. Hindi ko lang sa kanya gusto. Yung parati siya nagmumura. Alam ba niya yung nagmumura? Gusto na sabi mo, prostitute yung nanay mo? Wow! Sinangayaw ko sa kanya. Nagmumura siya. O ano? Parang tagal ko na. Ay, naka 10 minutes
ako. O kaya, nakikipagkwentuhan lang ako sa inyo, ha? Okay? Bye-bye! God bless! Sa'yo muna! Okay, naboboring na kayo. Okay, bye-bye. God bless. Bye-bye.